Hello guys, good day, welcome to my vlog. Ayan, sa nakikita ninyo, nagpipitas ako ng dahon. Yes, karani naman ang mga dahon na ginagamit ko nandito lang yan sa paligid ng bahay. Pag maraming kailangan sa bukid, marami rin. Ayan, nakikita nyo si Sky, paikot-ikot na naman. Lagi yan sumasama, alam niyan kapag kailangan ko mamitas ng dahon, ikot lang yan ang ikot, sama ng sama. Yes, lahat yan, fresh cut yan. Pag kailangan ko, sakala ako magka-cut, hindi ako nagtatambak na hindi naman kailangan kasi nandito lang naman sa paligid. Hanggang dun sa likod. Minsan dun sa mga unang vlog ko, makikita nyo yan. Meron din sa likod, marami. Okay, start na tayo. Gagawa tayo ng arrangement sa base. Una, naglagay muna ako ng dyaryo sa ilalim para tumaas yung arrangement, tapos nilagyan ko ng plastic, tapos saka ko pinatong yung floral foam na nakabalot sa roll bag, tapos naglagyan na ako ng mga dahon, peel up lang ng ano, buong pot ay hiwa-hiwalay lang, paikot lang hanggang sa mapuno yung pot at matakpan yung mga floral foam at dyaryo. Halos lahat talaga ng ginagamit kong dahon, dito lang yan sa paligid, mga tanim lang yan ni mama at papa. Yung mga in-order ko lang sa Manila, yun yung mga imported kagaya ng mga eucalyptus kasi talagang hindi nabubuhay dito sa atin. So walang choice kundi orderin. Yan, then maglalagay na ako ng mga roses. Yun ako muna yung gitna pero parang mataas masyado. Basta ako kasi nag-arrange yung mga roses, mas gusto ko yung proportion, hindi kagaya ng Korean arrangement, nakakatuwa sila kahit hindi proportion, ang galing-galing nila, ang ganda pa rin tingnan kahit na sabog-sabog yung arrangement o nasa isang area lang, nakakatuwa tingnan. Tsaka hindi sila nagtitipid talaga, ang ganda lang mag-arrange kapag hindi tinitipid. Well, ito pala ay pang regalo kasi lang customer ko, lagi sila nag-order ng bouquet pero para maiba naman daw yung nasa pot naman or pwede ilagay sa tables. Ako mas gusto ko naman yung ganito kasi pwede nga ilagay sa table. Unlike yung bouquet, ilalapag mo, hindi mo makikita yung ganda. Ito mapapakinabangan mo pa mga ilang araw pa yan, basta may tubig. Pwede mo dilag-dilagan yung floral foam para mas tumagal yung buhay. Do yung bouquet na ginagawa ko, nilalagyan ko naman talaga ng tubig yung para tumagal ng ilang araw. Pero iba pa rin kasi pag may floral foam, pwede mabuhusan pa ng tubig para mas humaba pa yung buhay niya. Tsaka napapakinabangan, di ba? Pwede mo ilagay sa table, sa receiving area, o kaya sa dining area para mas maganda, mas buhay. Kasi sa bouquet na nakalapag lang. Do maganda lang sa bouquet, mas makulay kasi may mga wrapper. Mas malaki tingnan or naka-depende rin sa arrangement. Depende rin sa dami ng bulaklak. Mas gusto ko rin yung arrangement ng ganito na nasa pot or nasa base kasi hindi hirap yung kamay ko. Kagaya sa bouquet, i-hold mo talagang masakit talaga yun pag may carpal tunnel ka kasi kukontrolin mo yung bouquet. Kaya nagiging magastos ako sa tip kasi maya-maya iti-tip ko para maibalapag ko lang para makapagpahinga yung kamay ko. Ayan, itong Malaysian mums, yan, para magkaroon ng ibang kulay. Usually, frequent na yan. Para lang mas gumanda yung arrangement. Pag marami naman bulaklak, nagbibigay naman ako ng free. Usually, Malaysian moms o kaya minsan kahit sunflower, pag may maraming supply ng sunflower, ina-add ko na yun. Pero sinasabi ko rin dun sa customer, binabinigyan ko sila ng free para at least alam nila, hindi sa susunod aasa sila, baka akala nila every time may ganun. Pag marami lang naman supply, hindi naman sila yung pagagalitan ni mama, ako rin naman eh. Pag kinulang yung kita na flower, ako rin naman yung mapagagalitan. Pero okay lang, basta maganda yung arrangement, walang problema. At saka, konting diferensya naman para lang sa ikagaganda ng arrangement. At saka mga suki ko naman to na lagi naman nag-order. At saka mas, para mas mapasaya naman yung makakatanggap, di ba?
Siksik lang bago ko ilalagay yung mga iba pang filler. Hirap nga lang talaga dito. Malaki kasi yung kamay ko. Ang hirap magsiksik talaga. Kahit sa arrangement dun sa sympathy, ang hirap. Hirap na hirap ako pag gagawin. Siksik lang. Mahirap na magsiksik kasi masisira ako yung mga dahon sa laki ng kamay ko. Pero mas nakaka-relax naman yung kamay ko kasi hindi ko kailangang hawakan yung buong arrangement para kontrolin ang kamay ko. Isa pa dito maganda sa patted arrangement, pwede mong pasunurin yung bulaklak kung paano mo isusuksok. Hindi kagaya minsan pag sa bouquet, may mga bulaklak talaga na ayaw sumunod. Ang hirap i-control talagang kahit na anong ikot mo. Kailangan mong ipitin talaga ng scotch tape. Eh, pag punong-puno naman ng scotch tape o sobrang sikip naman ng pagka-scotch tape mo, baka hindi na makasip-sip ng tubig, kawawa naman. Or tendency pag gaganon is maputol ito. Kasi pwede mong putulin lang siya ng maikli tapos pasunodin mo dun sa arrangement ng gusto mo kung paano siya, yung taas niya, yung pati yung direction ng bulaklak kung paano mo gustong ilagay kayang-kaya pag nakapat. Dapat nga itong arrangement na to parang ano lang siya eh, parang siopaw, alam mo yun. Pero nanginayang naman ako kung puputulin ka na sobrang ikli yung mga roses. Kaya ginawa ko, tinaasan ko na lang, nilakihan ko na lang yung arrangement. Kaya lang, nagdagdag ako ng ibang flowers para mas maganda naman tingnan at hindi naman maluwag yung mga arrangement para mas may buhay. Di, okay lang, walang problema. Mas gumanda naman at mas malaki naman tingnan, di ba? Yan, okay na? Tapos, nagdagdag na lang ako ng pinsaray. Alam nyo yung dahon na yan, matinik. Matutulis yung mga ano, tapos may mga tinik-tinik yung stem niya. Pero maganda din na kasi pabagsak siya. Tapos nag-add na lang ako ng ribbon. Nilagay ko siya sa stick. Tapos itinuso ko na lang din siya sa foam para mas madaling ayusin. Para mas fluffy siya. Yan na, that's it. Thank you guys for watching. See you on the next one. Hope you learned something from the video. God bless. Ingatz. Please don't forget to subscribe, like, and leave a comment.